YouTube channel mga kabsat. So ayan, for today's video, ibabahagi ko sa inyo kung paano gumamit ng fertilizer. So ayan, 3, 4, 14 fertilizer. So bali, ito yung in-unbox natin noong nakaraang video mga kabsat. So ayan, ito yung 3, 4, 14 fertilizer. Hindi lang siya para sa mga gulay mga kabsat at sa mga punong prutas yan. O pwede rin siya sa mga halaman. Yan. Katulad ng nakita niya sa likod, ito. Ito yung aking mamodel ngayon, yung mga halaman kong hirap lumago at hirap magkaroon ng suloy. So ayan. Titignan natin siya kung maganda ba siya. So ayan. At the same time mga kabsat, ibabahagi ko na rin sa inyo kung paano siya gamitin. So ayan, nag-search muna ako mga kabsat bago ko i-share sa inyo kung paano ito gamitin. So ayan, talagang kinailangan ko na rin ng tulong ng ng fertilizer. So ayan, yung mga ganitong fertilizer. Pero gumagamit pa rin tayo ng mga kabsat, MSG. So ayan. So ayan, papakita ko sa inyo mga kabsat kung paano siya gamitin. So ayan mga kabsat, nakita nyo, ganyan. Ganyan lang kadami. So ayan, ilalagay lang po natin siya dito sa may gilid. Ayan. Ayan. Huwag po dun sa pinaka pinaka puno niya, dun sa pinaka malapit sa roots, kasi nga mamamatay po yung yung inyong halaman. So ayan. So ayan, after nyo malagay mga kabsat yung fertilizer, diligan nyo yung inyong halaman. So ayan, para may apply agad yung fertilizer na nilagay. So ayan. Kung hindi nyo kasi agad binasa agad mga kabsat, after ng paglagay nyo ng fertilizer, may tendency siyang mamamatay. Ayan, mamamatay yung inyong mga halaman. So ayan, dito tayo sa pangalawa. Same amount din siya mga kabsat, kasi nga medyo ang ating ngayon. Ayan, ang ating halaman. Ayan. Ito lang siya sa gilid-gilid. So, ayan. Konti-konti lang po. Konti lang? So, ayan. Konti-konti lang mga kabsat. Ang paglagay. Hindi po advisable na ang maramihan ang ilagay. Kasi nga, mamamatay ang inyong mga halaman. So, ayan. Kung ayaw nyo mamatay, sumunod po tayo sa instruction. So, ayan. After... After nyan, so ayan, didiligan po natin sila para mabasa po yung fertilizer and ma-apply agad sa halaman yung inilagay na fertilizer. So ayan, so ayan na po sila. So ayan mga kabsat, tapos ko na silang lagyan ng ng 3-4-14 fertilizer. So ayan, bali
Siguro tinatanong nyo kung bakit sila yung mga napili kong lagyan maging model ngayon. Kasi nga sila yung mahirap lumago at magkaroon ng suloy. Makita nyo naman mga kabsat. So ayan, ito napakapapayat ng stem niya. Ayan, napakaliliit ng dahon. Hindi marunong tumaba. And ito, isa pa to. Ayan, matagal na rin sa akin. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. And ito, yan. Maubusan ng dahon niya, mga kabsat, no nakaraang buwan. So, ayan. So, ayan, nagpipilit siya mag-survive. Pero, stable na siya, kaya pwede na siyang lagyan ng fertilizer. And itong aking nirepat nung isang buwan na siguro bago ko siya irepat. Kaya stable na rin siya. So, ayan, hindi niya rin magawang lumago and tumaba yung stem niya. Kaya sila yung napili kong i-model ngayong araw. So, ayan, mamaya maglalagay rin ako ng fertilizer sa iba kong mga halaman. So, yun mga kabsat, ang paggamit po sa triple 14 fertilizer is once a month. So, ayan. Based lang din po sa mga na-search ko, yung mga information na binibigay ko sa inyo. So, ayan. Magdako po tayo dun sa aking mga bougainvillea. Lalagyan ko rin po kasi ng yung mga kabsat, fertilizer. Ayan. So ayan mga kabsat, nandito na po ako sa place ng aking mga bougainvillea. So ayan, makita nyo, ito yung dating pwesto ng mga aking Diefenbachia. So ayan, kasi nga mga kabsat, medyo naabutan na ng init yung mga Diefenbachia ko dito habang tumataas. So ayan, kaya naisipan kong i-place na lang dito yung aking mga bougainvillea. So ayan, ito yung aking mga lalagyan ng fertilizer mga kabsat, kasi gusto ko silang magkaroon ng bulaklak. So ayan, ang triple 14 fertilizer mga kabsat, tumutulong din siyang pabulaklakin ang inyong mga flowering plants. So ayan, tulad ng bougainvillea. So ayan, kukuha lang tayo ng ayan, di kutsara tayo. Sa mga ganitong medyo malalabong na mga kabsat, pwedeng 6 to 7 or 6 to 8 pieces ng butil ng fertilizer. So ayan, medyo makita nyo medyo maliliit yung butil ng iba, kaya tantsahan na lang mga kabsat. So ayan, basta wag lang sobra kasi nga mamamatay ang inyong mga halaman. So ayan, ilalagay lang natin siya dito sa may gilid. Ayan. At mamaya didiligan natin sila. So ayan, mamaya babasain natin yung parts na pinaglagyan natin ng fertilizer. So ayan. Ako mga kabsat, first time kong gumamit ng ganito. So ayan, kaya bago ako gumamit nito, nag-search muna ako. Ayan, para magkaroon naman tayo ng idea kung paano sila gamitin. At the same time, mai-share ko na rin sa inyo. Ayan. Thank you.
medyo mahirap magtansya ng ano makabsat ng buti lang fertilizer kasi nga yung iba medyo mapipino. So ayan, kaya tansyahan na lang. So ayan mga kabsat, hanggang doon lalagyan ko ng ano, fertilizer. So ayan. So yun mga kabsat, tapos ko na po silang lagyan ng mga ano, ng fertilizer. So ayan, halos lahat ng halaman ko is nilagyan ko. So ayan, inabot na rin ako ng dilim sa paglalagay kasi nga halos ng halaman ko nilagyan ko. So ayan, sa susunod na naman tayo maglalagay after 1 month. Yan, ang paggamit lang is once a month. So ayan, bali pag once na i-apply mo siya mga kabsat, dapat kailangan basain mo na rin yung lupang pinaglagyan mo para ma-adapt na ng halaman yung fertilizer. So ayan, dapat huwag niyong kalimutang diligan mga kabsat. Hindi yung tipong ilalagay lang okay na. Hindi ganun, dapat diligan nyo rin para ano, para yung tulad ng sinabi ko, ma-adapt niya agad yung fertilizer yun. Yung fertilizer mga kabsat, tumutulong din yung magpabulaklak ng ano, ng mga flowering plant nyo. Yan, natin. At magpalago. Yan, katulad ng mga nasa likod ko. Yan. I-update ko kayo sa mga halaman kong ito mga kabsat kung gaano siya ka-effective sa loob ng isang buwan. So ayan, makita nyo ayan, tandaan nyo yung mga itsura nila ngayon ayan. After 1 month doon, i-update ko sila sa inyo kung anong naging effect ng ano ng fertilizer sa kanila. So ayan, halos lahat nga ng halaman ko mga kabsat is nilagyan ko ayan. Diniligan ko na rin para mabasa din yung ano yung lupa na pinaglagyan ko ng fertilizer nila. So ayan, medyo kumukulog yan kasi kagabi umulan din. Baka hindi ko alam kung uulan pa ngayon. Halos nagdilig pa naman ako. So ayan, so ayun mga kabsat, sana may natutunan kayo sa kinontent kong to kung paano gamitin yung 3-4-14 fertilizer. So ayun, ewan ko ba kung bakit nauso yung mga fertilizer na yan mga kabsat. Kasi nga dati diba, halos kahit walang ginagamit na vermicast, mga etcetarang kung ano pang nilalagay sa halaman, malalago na yung mga halaman dati pa. Ngayon na lang sila nagsianuhan. Ang dating alam ko sa ano, sa
sa fertilizer na yan, triple 14 is pangpalay lang or panggulay. So ayan, pwede pala siyang panghalaman din. So ayan. So ayun mga kabsat, hanggang dito na lang po. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please do subscribe and don't forget to like. Pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga bago pang i-upload na video. So ayun, update ko na lang po kayo after 1 month sa mga nilagyan ko ng fertilizer, lalong-lalo itong mga halaman kong nasa likod. So ayun, maraming salamat po sa konting oras nyo na binigay nyo sa akin ngayong araw. Kita-kits po tayo sa susunod na upload, and thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!